Yon, hello sa inyo guys. Good day. Okay, for this video guys, i-review na natin yung binili kong gaming chair. Last year, I think May ko siya binili. May 2020 ko siya binili. And then, titignan natin guys kung ano na yung lagay ng aking gaming chair. For I bought this chair for only 3,490. Hindi ko na matandaan kasi sa tagal na din. Tsaka, hinahanap ko yung previous na pinagbilan ko ng neto na hindi ko na makita yung conversation namin kung magkano exactly ko siya nabili. Pero, natatandaan ko yung parang range niya around 3,400 plus ganun. So, ito siya guys. As you can see, okay na okay pa naman siya. Yun nga lang guys. Siyempre, don't expect too much kapag sa mga ganung price ng chair. Pero, for me, i-rate ko siya ng 8 over 10. Makalipas ng isang taon. Ito, gamit ko ba? Ang ano lang sa kanya, yan, naririnig nyo guys. Pag gumaganon ako, may langit-ngit na siya. Yun, eh, no, tumutunog. Pero, okay lang yan kasi depende yan. Siguro, baka sa bigat ko. Kasi medyo may kabigatan ako. Guys, ito guys. Yan. Yan, ito siya. Yan, kitang-kita pa naman. Leather type siya. Tapos, guys, ako na nagsasabi na yung buksan natin yung ilaw. Yan, para makita. Yan. Ito, okay lang yan kasi na-adjust siya. Kaya, pero yung una niya, ito pa rin. Smooth pa din. Wala ko, para sa akin ah, wala akong nakikitang any yung mga sinasabi na kapag leather nagbabakbak. Ako, hindi. Kasi guys, ang ginagawa ko dito sa chair na to, ginagamit ko siya ng talagang pang pinupunasan ko siya. Ay, medyo nag-ano. Uy, wait lang guys, nag-ano. Yun. Hindi siya nag-autobus. Yan o. Sana nga ulit. Pinupunasan ko siya, tapos si may at chinecheck ko. Tapos kapag umuupo ko guys, ang upo ko lang talaga as in yung normal na upo lang na madahan. Hindi ako yung balagbag na umupo. Tapos pares to guys, gumagana to. Eto, pakita ko sa inyo. Ayan, nakita niyo yung tuhod ko. Iano natin kung gumagana yung ano. Maririnig niyo naman guys yan eh. Isa na yan. Ayan guys, eto ah. Ayan, ayan, bumababa naman siya. Tapos kapag iano mo, o oh, diba tumataas siya. Tapos yung incline, decline nyo ba tawag doon, decline yung yan, nakikita ko nya. Tapos guys, yung incline tsaka decline nya working pa din yan guys, pakita ko sa inyo. Ito yung na-incline yan. Oops, baka tumatama sa pader guys, pero yan, bumabalik naman siya. Dito tayo, usap tayo. Yan guys, yan. And then, yeah, bumabalik pa siya. Makalipas ng 1 year. So, sa mga guys, ito, hindi to sponsored guys, ha. Ito kasi, nung that time, naghahanap talaga ako. Kasi na-assign ako as work from home. So, naghahanap ako ng chair na magiging komportable ako. Kasi at the same time, mahilig kasi ako mag-online games. So, syempre, naghahanap ako ng magandang upuan na syempre budget friendly. And then, nakita ko to yung upuan na to. Tapos, chinek ko yung mga reviews nung iba that time. Tapos, tinignan ko din kung okay ba siya. Marami siyang color, guys. May white, may white black. Tapos, may, hindi ko sure kung may red ba siya. Hindi ko na matandaan. Ay, red, white, meron. Tapos, ito. Napili ko siya all black, parang Batman style. Yan. So, yung chair na to guys, ngayon, nasa December 15, 2021 na. Actually, dapat nung ano ko pa siya ni-review, nung May 2021. Pero, hindi ko pa siya nagawa. Ngayon ko lang na pursue na gawan siya ng review ulit about yung gaming chair na ito.
And then overall guys, worth it siya. Good siya bilhin. And then as in talagang sulit pa sa akin hanggang ngayon kasi wala pa akong nakita na heavy, hindi naman heavy, mga major problems, wala pa akong na-encounter dito sa upuan na to. Working pa din siya kasi may kabigatan ako, nakapag-Indian sit pa nga ako dito eh. Pag minsan, pag gusto kong mag-relax, yung as in yung dalawang pa ako, ipapahato ko dito, yun. So, pero bibihira ko lang gawin yung pag gusto ko lang mag-relax. Tapos, bali, yung ginawa ko lang dito, pag may maintain sa upuan na to, hindi ako balagbag kung mo po, pinupunasan ko para kahit pa paano, di ba, makita pa din yung chair na to ng matagal. So, yun lang guys. Sana nakakuha kayo ng tips and ideas about this kind of chair like Regal. Yan. Hindi to yung sponsored guys. Hindi to yung sponsored. Ginawa ko lang talaga siya ng review after itong year na to, 2021. So, kung gusto nyo guys, mag-avail, marami naman dyan sa Facebook online. Nakalimutan ko na yung pinagbilang ko nito. Pero madami naman siya. And then, worth it siya para sa akin. Ang range ko, ang score ko dito for now is 8 over 10. So, goods na goods siya guys. Yan. So, see you guys and thank you. Kung mayroon pa kayo gusto guys na ipa-review and then comment section or kung may gusto kayong mga katanungan comment lang kayo dyan and then isa-isa yung natin sasagutin. So yun lang guys, thank you for watching, goodbye.